maintindihan kung bakit hindi niyo na-aprobahan yung loan ko. Can't you understand? We've been doing business for years. Yung resort namin at saka bangko nyo. Oh. The future of our business depends on you, on how you're going to answer it. Kailangan ko yung loan na yun. Pwede ba pakireview lang yung loan application ko para next time mag-meeting tayo, I'm hoping for a favorable answer. Pwede? Salamat. Oh, kailan gawa mo dyan? Kanina ka pa dyan? Sir, tatanong ko lang po kung... Kanina ka pa ba dyan? Opo, sir, hindi ko po sinasadyang makinig sa usapan niyo. Kalimut mo yung narinig mo. Wala kang sasabihin sa mga narinig mo. Naintindihan mo, Innocence, ha? Naintindihan mo. Opo, sir. Maliwanag tayo dyan. Opo. Ano yan? Nagalo-halong dahon. Dahon? Oo, ito yung ginagawa sa akin ni Lola Cruz kapag may sakit ako. Mabisang gamot yan. Kamusta na ba yung pakiramdam mo, seryo? Medyo ayos na. Pero nanghihina pa rin ako eh. O kaya huwag mong pipilitin yung katawan mo, ha? Sandali. Inimin mo muna to. Para kahit pa paano, gumaang yung pakiramdam mo. Sige na. Bakla! Diyos mio, parang hindi nga masarap yun. Buti na lang, hindi ako nagkakasakit. Nagugutom ka ba? Ano gusto mo? May niluto akong isda, mayroong kabibe, o mainit na sabaw? Kabibe. Kabibe yung gusto mo? Oo. Nahuli ko yan dyan, oh. Sandali. Dahan-dahan ha, kasi mainit siya. Ano, masarap? Pwede na. Sandali, uminom ka muna ng tubig. Marimar. Ito. Inumin mo muna to. Saka naman nakakuha ng tubig. Tubig ko lang. Huwag kang mag-alala. Pinakuluan ko yan bago ko ibigay sa'yo. Para sigurado malinis. Salamat sa pag-alaga mo sa akin, ha. Asawa kita, seryo. Kaya dapat lang naalagaan kita. Kaya rin kita inaalagaan. Kasi mahal kita. Maigi pa, magpahinga ka na lang para mas bumuti yung pakiramdam mo. Ay, ay, ay. Napaka-sweet naman ang dalawang to. Nakakaingit. Nami-miss ko tuloy si Fifi. Maaga ka ata umuwi. Lalo lang ginagawa sa opisina eh. Aren't you happy I'm home? Siyempre, masaya. Renato, alam ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin na ibabalik yung tiwala mo sa akin. But I promise you, napatutunayan ko sa'yo na ikaw talaga yung mahal ko. Mahal mo talaga? Ikaw yung pinakasalan ko. Because I love you and need you. Really? Baka naman, you love and you need my money. Angelica, paano kung dumating yung araw na hindi na ako mayaman. Hindi na makapagbigay ng pera sa'yo. Lakan-lakan. Will you still love me? Of course. Ano bang klaseng tanong yan, Renato? Kahit ano pang mangyari sa'yo, sa atin, hindi pa rin magbabago yung pagtingin ko sa'yo. Mahal pa rin kita. Pero, Renato, hindi naman siguro mangyayari na mawawalan tayo ng pera, hindi ba? Hindi naman ata bagay sa atin maging poor. Kaya dapat, panatilihin mo ang pagiging mayaman eh. Love you.
bakit ba kita pinakasalan na rin ako? Pag sinabi ko sa iyo ang totoo, hindi mo ito matatanggap. Sigurado mong igalit ka sa akin. Baka hindi mo na ako mahalin. Kasi alam ko totoo ang pagmamahal mo sa akin. At ngayon ako nakaramdam ng ganito. Mahal na nga ba kita? Seryo, bakit? May nararamdaman ka ba? Ano? Sabihin mo sa akin. Galing na ako. Magaling na ako dahil sa'yo. Salamat sa Diyos, maayos ka na. Siri. Honey, you're running late. Parang tinatamad niya ako pumasok ngayon eh. What if I just stay in bed with you the whole day? Huh? May period ako eh. Angelica, we've been married for almost a year now. Hindi ka pa rin nabubuntis. Ewan ko. Irregular period ko eh. Pwede bang pa-check ka pa sa OB gynae mo? Gusto ko lang magkaanak tayo. Pwede? Magkaanak kang mag-isa. Food ko. Tanong mo yung food mo may ganyan. Diet ka ngayon, no? Tako-tako mo eh. Oh, nasan yung anino mo? Sino si Diego? Inutusan ko na dalhin si Fifi sa pet store. Maya-maya, nandito na rin yun. Bubuntot na naman sa akin. Ma'am, tumawag na yung tigas si Patron. Anong sabi? Natagpuan na daw nila yung speedboat ni Sir Sergio. May tao na daw silang papupuntayin doon para ilita sila. Tawagan mo sila ulit. Sabihin mo huwag silang aalis doon hanggat wala ako. Sasama ako.
Halika, Monica, sama tayo. Bakit sama ako? Ikaw magdadrive sa akin. Halika na. Ay, huwag ginawa pa akong driver, no? Tama lang naman para may silip ka dito. Hoy, anong sabi mo? Bakit? Santibanez din ba ang apelido mo, ha? Seryo, sana dito na lang tayo kasi mas masaya tayo dito. Sige, tayo. Game. Talaga? Seryo, masaya ka ba sa feeling ko? Ano naman. Talaga? Higit pa nga sa inaasahan ko. O pwede nga lang, dito na lang tayong dalawa eh. Hanggang tayo mo eh. Total, pwede naman tayo mabuhay dito eh. Magaling ka gumawa ng bahay. Magaling ka manguli ng isda. Ano pa ba? Ay, gusto lahat ko yung seryo. Magaling ka eh, ha? Gusto ko dito na lang tayo. Dito na lang tayo? Alam mo, parehas tayo na nararamdaman. Gusto ko, palagi kita kasama. Correct. Alam mo, wala akong ibang hinihiling na sana mahalin mo ako na katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Bakit naman? Parang nagdududa ka ba? Kung mahal kita o hindi? Hindi naman. Kaso mo pag madaming babaeng tumutok sa'yo, nagiging halimaw ako. Wala naman yung mga yun eh. Peke naman yung mga yun eh. Eh kahit na dinutokso ka pa rin nila, nagsiselos ako, seryo. Nagsiselos? Wala naman sila. Ito na naman tayo eh. Naman na rin ha. Basta importante, masaya tayo. Sandali nga, seryo. Mahal mo ba ako? Tinatanong ko kung mahal mo ko. Bakit ano ba sa tingin mo? Kaya ako nga tinatanong sa'yo eh, kasi gusto ko malaman mismo sa'yo kung mahal mo ko. Laki naghahanap sa'yo nung isang araw. Boyfriend mo? Hindi ah. Kaibigan ko lang yun. May itsura siya. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Tumawag ba si Mr. Chong? Hindi pa po, sir. Sir, naniningil na po yung Dominguez Builders. Yun daw po kasing binayad nating post-dated check. Tumalbog daw po. Oh, bakit ako sinisisi niya? Kaya tayo mayroong finance department. Para silang umasikaso niyan, hindi ako. Sabi po kasi ni Mr. Dominguez, ilang beses na daw po niya kayo tinatawagan sa telepono niyo. Hindi niyo daw po sinasagot. Sir, pag di daw natin na-settle this week yung bill, mapipilitan na daw po siyang mag-file ng case sa company. Sabi mo sa kanya, file siya ng kaso kung gusto niya, wala akong pakialam. Oo, oh, ano na bang nangyayari sa kumpanya natin? Natatakot ako. Anumang oras, mawalan tayo lahat ng trabaho. Bakit naman? Atin-atin lang to, ha. Bukod kasi sa utang sa mga suppliers, meron pang mga personal na utang si Sir Renato at di siya nakakabayad. Eh, malakas naman ang kita ng Villa Santibanez, hindi ba? Oo nga, pero malakas din gumaso si Sir Renato at yung misis niya. Nakita mo naman siguro kung gaano paluho mamuha yung mag-asawang yun. Nagkasakit ka? Okay ka lang ba? Ayos ako. Pahinga ako ng first aid. Hindi na. Okay lang. Ayos ako. Siyempre, nalagaan ako ng asawa ko. Sayang, no? I-enjoy pa naman ako rito. Sana kahit tumagal muna tayo ng konti, huwag muna tayo malis. Saya dito eh. Eh di magpaiwan na lang tayo. Dito na lang muna tayo. Ah, pwede. Angelica, iwanan muna lang kami ni Seryo dito. Marimar, huwag kang maarte ha. Seryo, marami nag-aantay sa yung trabaho. Bumalik na tayo. Halika na! CR lang ako, ha. Thank you. Pasensya. Ano ginagawa mo dito? Gusto
Buti lang naman kitang makausap eh. Para insultuhin ako? Sabi ko lang yun dahil nasaktan ako. Hindi ko akalain na mamalitin mo yung trabaho ko. Kilala mo ako. Hindi ako mukhang pera. Kahit sino ka, kahit ano ka pa, tinanggap at minahal kita. Pero iba na ang sitwasyon natin ngayon eh. Matindi ang pangangailangan ng pamilya ko. At magpakatotoo tayo na wala kang maitutulong sa akin. At dahil na lang papapalit mo ako sa iba, sa mayaman, sa boss mo. Wala nang patutunguhan itong usapang ito. Mas mabuti pa tapusin na natin lahat sa atin. Hindi ko kailangan na makitid ang utak na boyfriend. Asensya. Itiwan mo nga ako. Hindi tatawag ako ni guard. Asensya. Tapos na tayo. Umalis ka na. Kumusta? Maligayang pagbabalik ko, Mama Rimar. Diga. Salamat sa inyo. The prodigal son is back with his lovely wife. Oh, thanks for the warm welcome, Dad. Akala ko nasa office ka. I decided to have lunch. I'm very surprised to find you gone. Sumama ka ba sa welcoming committee? O baka ikaw pa ang chairman nito? Na-board kasi ako sa bahay kanina eh. Kaya sumama muna ako sa rescue team. Kung alam ko na uuwi ka na maaga, sana hindi na lang ako umalis. Oh, ngayon nakabalik ka na. Baka gusto mo doon, diretso na sa opisina, harapin mo yung mga naiwang trabaho. O baka naman, gusto mong ituloy-tuloy yung bakasyon mo. Tapos sabi ka na mag-resign. Ah, seryo, kung kinakailangan pumunta sa opisina, kinakailangan talaga. Kaya hindi yan. Hindi, ganito. Siguro din ko munang ayos ka. Eh? Go. Okay, o. Ang ginagawa niyo rito? Balik ka sa trabaho. Pwede na. Sir. Mukhang nakatakas na naman to sa'yo. Pwede bang bantayan mo siya ulit? Fifi? Oh, Fifi! Narito na ang iyong Prince Charming! Ew! Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, pulgoso! Hindi kita Prince Charming dahil unang-una, hindi ka naman prinsipe! Pangalawa, wala kang charm, no? Huwag ka na nga magpanggap. Sige na, kiss na. Yucky, eh! Naduduwal ako sa sobrang dire... Hi, Pulgoso. Nandiyan ka lang pala. Kaya na pa kita hinahanap eh. Pwede mo ba akong samahan? Nalulungkot kasi ako pag wala dito si Zero eh. Marimar, tama ba narinig ko? Nalulungkot ka? Bakit nag-away na naman ba kayo ni Zero? Siguro kaya ka nalulungkot dahil pumasok siya sa opisina at magkikita sila ni Inosensya, no? Ah, hindi. Nausap na kami ni Seth tungkol kay Inosensya. At nangako ko sa kanya na hindi na ako magsiselos. Ay, alam mo ba, Angelica? Napakasaya namin sa isla ni Serio. Para sa akin. Ang lugar na yun isang paraiso. Paraiso sa aming dalawa ni Serio. Pero wala na kayo sa paraiso. Balik na kayo sa realidad. Siguro maya-maya makikita kita na nag-iiyak. Iyak ka na naman dyan dahil nakita mo may ibang babae na naman si Serio. Ay, hindi na mangyayari yun. Kasi may tiwala na ako kay Serio. May tiwala na kami sa isa't isa. Hadi ka na, Pulgoso! Paano ba yan, Mare? May tiwala na daw sila sa isa't isa. Eh, paano mo pa paghihiwalay ang dalawang yun? Alam mo, feeling ko nahuhulog na si Serio kay Marimar. At hindi pwede mangyari yun. Kaya dapat makagawa tayo ng paraan para mawala si Marimar. Di ba? Bakit? Ah, wala. Magkape na tayo. Magandang araw po. Ma'am Marimar,
Magandang umaga po. Pasok po kayo. Ay, sige. Nasabi kasi sa akin ni Curazo na gumagawa ka doon ng mga quintas tsaka pulseras. Gusto ko sana magpaturo sa'yo kasi gusto kong bigyan ng regalo si Serio. Ma'am, ano po ba yung gusto niyong iregalo? Quintas, t-shirt, picture frame. Picture frame? Opo, ma'am. Ito po. Nilagyan po ng litrato. Ay, ang ganda nito. Pwede namin ilagay ni Serio yung larawan namin dito. Atsoy, pwede mo ba akong turuan kung paano gawin to? Ikagagal ako pong turuan kayo, ma'am. Ay, Marimar na lang itawag mo sa akin. Nako, hindi po pwede, ma'am. Baka po may makarinig sa atin. Baka isipin po nila, intermedido ako at hindi marunong lumugar. Trabahante lang po ako dito. Hindi, ayos lang talaga sa akin yun. Oo naman. Kahit sa aming mga aso, ayos lang sa amin yun. Doon po, ma'am, tayo sa labas. Ay, sige. Inosensya? Sir, nandito na po pala kayo. May problema ba? Ganto, mabuti pa sumama ka na sa akin. May rienda tayo. Hawa? Halina, come on. Let's go. Sandali lang po, ma'am, gumawa niyan. Jingjing, paabot naman yan, oh. Salamat, ha. Ganto lang po yan, ma'am. Medyo mag-iingat lang po kayo dito kasi mainit po ito, eh. Bali, una po, lalagyan niyo lang po ito. Paglagay niyo po, kuha po kayo ng shell. Tapos ilagay niyo po. Ilagay niyo po. Ayan, ganyan lang po. Tapos papalit-palit lang po. Subukan niyo po. Sige, susubukan ko. Mag-iingat po kayo, ha. Mainit po yan. Tapos lagyan niyo po nito. Ganyan ba? Oo, dali lang po, di po ba? Ay, sige. Sige po, hawakan ko po. Kayo po ang maglagay. Aray! Okay lang po ba kayo? Naku, napasok po kayo. Ang init! Okay lang po ba? Ito. Oo, ayos lang ako. Pasensya na po. Subukan ko uli. Sige po. Kaya niyo pa po ba? Sige. Tulungan ko na po kayo, ha. Ikaw na lang kumamit na dito. Ako na lang maglalagay nito. Sige po. Diyos mio, Marimar. Nagre-reklamo ka ba? Hi. Joy, salamat nga pala. Nako. Ako nga po ang dapat magpasalamat. Sobrang nag-enjoy po ako. Tama nga po yung sabi ni Aling Corazon. Napakabuti po ng loob nyo. Ay, mabait naman kayo lahat sa akin eh. At saka, sana mo gustuhan ni Sir yung to, no? Naku ma'am, sigurado po ako basta po galing sa inyo. Magugustuhan po yan ni Sir. O sige, papasok na ako sa loob. Papasok na ako yung pulgoso. Sige po ma'am. Joy, salamat uli ah. Sige po ma'am, mag-iingat po kayo. Ay, ka na pulgoso. Parang hanggang tenga ang ngiti mo dyan. Nakita mo ba kung sino yung kausap ko? Si Ma'am Marimar. At ang sarap-sarap niya ang kausap. Joy, may asawa na siya. At ang anak lang naman ng may-ari ng resort na ito ang asawa niya. Ba't ba nagkakaganyan ka? Ano bang problema mo? Wala. Wala naman pala eh. Kung makareact ka, kala mo, shota kita. Marimar! Mar! May surpresa ako sa'yo. Sigurado ako matutuwa ka. Talaga? Anong surpresa niyo? Alam ko kasi na naiinip ka dito eh. So gusto sana kitang ipasyal sa ibang bayan. Talaga? Ito lang yung napuntahan ko. Hindi pa ako nakakapunta sa ibang bayan eh. Marimar, alam mo, dahil ako ang best friend mo, sisiguraduhin ko na magiging masaya ka. This is going to be a day na hindi mo makakalimutan. Hindi ba, Monica? Yes.
ever, ever. Saya-saya naman ito, di ba? Yes. Narinig mo yung pulgoso? Excited ka na? Ano ba yung ever, ever? Basta ever. Hindi mo rin alam. Okay. Ever? Busog ako doon eh. Alam mo kasi yung bakit? Ilang araw na ako kumakain ng puro isdalan sa prutas. Ikaw, busog ka ba? Aba, sir. Salamat ha sa pag-libre niyo sa akin. Alam ko naman na inaya niyo ako para malibang ako. Napakabuti niyo talaga. Aba, syempre. Bihira ka talaga makakita ng sekretarya magaling. Kaya dapat talaga alagaan ka. Malayo ang loob sa'yo ni Choi dahil inaagaw siya ni Marimar. Hindi ka dapat kay Choi magalit. Si Marimar dapat ang sisihin mo. Napaka, ate. Si Marimar may kasalanan na lahat. Sapatos ko. Nahihirapan na ako magsapatos eh. Ano ka ba, Marimar? Isuot mo nga yan. Nakakahiya. Be brave, okay? Naku, Monica. Hayaan mo siya. Ano? Baka naman mas komportable siya nakatapak. Basta mag-enjoy ka lang, ha? Tsaka hindi naman siguro nakakahiya kung wala akong sapatos dun sa loob. Eh, ito yung mas komportable ako eh. Halika na. Huwag niyo akong iiwanan, ha? Oo naman. Ever. Ever? Ever. Halika na. Paki-brush maigi ang fur ko. Baka magkabuhol-buhol. Yucky ha. Ayoko magkaroon ng unmanageable hair. Buisit na asto. Ang dami-dami ko nang ginagawa dito. Pampadagdag pa sa trabaho ko. Pasaway. Perfecto. Sir? Nagre-reklamo ka ba? Sir, ako po nagre-reklamo. Hindi po. Hindi po, sir. Wala po. Oh, yes! Just making reklamo. You make her pagalit nga. Nasaan Senyora Angelica mo? Nakakulong ba sa kwarto niya? Ay, hindi po. Umalis po kasama ni Ma'am Monica at saka ni Marimar. Saan ang punta? Hindi po nagsabi eh. Kanina pa nga po umalis. Kasama si Diego? Hindi po. Nasaan? Diego! Sir! Nasaan si Ma'am Angelica mo? May inutos pa sa akin, sir, eh. Oh. Pagbalik ko po, wala na sila. Natakasan po ako. Saan kaya siya? Saan ko siya? Marimar! Angelica, hindi mo pa tayo uuwi? Kasi baka hinahanap na ako ni Sherry, hindi ako magpaalam sa kanya. Uuwi na rin tayo, pero baka naman gusto mong bilang si Sherry ng pasalubo. Ay, sige, pero wala naman akong pera eh. Best friend, meron akong pera dito. Oh, eto ha. Ha? 20? Ah, naku, ang dami mo na mabibili dyan, Marimar, promise. Talaga? Pero ang laki-laki nito, hindi ko alam kung saan ako bibili. Ah, pumunta ka dun sa dulo, dire-diretso ka lang, puro pang lalaki dun. Ha? Mamimili na ako para kay Renato eh. Sige. Umalik ka dito, ha? Babalikan niyo ako dito, ha? Salamat, Angelica. Parang ano, halika na, pulga ka sa ako. Bye-bye! Halika na. Ha? Paano si? Tumpa natin siya. Bakit? Di ba, plano na nga natin to? Ito na ba yun? Ang ganda nito, Pulgoso. Sa tingin mo,
magugustuhan to ni Serio? Parang hindi yata maganda yan, Marimar. Kahit ako, hindi ko type yan eh. Siguro, Pulgoso, mas bagay siya sa'yo. Ayoko yan, Marimar. Ayoko! Ay! Siguro ito na lang talaga. Magugustuhan to ni Serio. Yes, ma'am. Gusto niyo po yan? Aray. Oo, sana. Magkano po ba yan? $4.70. Mga $2.50 po. Ito po, oh. 20, kulang po yan. Ha? Hindi ba pera to? Pera, kaya lang kulang siya eh. Siguro candy, mabibili dyan. Candy? Saan po ako pwede makabili ng candy dito? Sa bus siguro, yung nagtitinda ng sigarilyo. Lalabas pa po ako? Wala po bang mabibili ng pera to dito sa loob ng bilyan na to? 20 na lang kasi yan, di wala na. Naku, Pulgoso, nasa na pa sila, Angelica? Sabi nila, babalik daw sila. Mamaya, nawawala na sila. Ay, eto na nga ba ang kinatatakot ko eh. Iniiwan na tayo ng dalawang yun. Diyos mio, Marimar. Paano na tayo ngayon? 5 minutes na lang po. Magsasana na kami. 5 minutes, mama. Paano yung Pulgoso? Magsasana na sila. Hindi ko naman alam kung nasa na tayo. Paano tayo makakabalik pa uwi? Ha! Huwag kang mag-alala, Marimar. Nakalimutan mo na ba? Aso ako. Malakas yata ang pang-amoy nito. Tara, sundan mo ako. Sandali, Pulgoso. Saan ka pupunta? Magkasama si Angelica at si Marimar? Asa sila nagpunta? Hindi ko po alam, sir. Hindi naman kasi nagsasabi sa akin si ma'am ng mga lakad niya. Ang dinig ko lang, ipapasyal daw nila si Marimar. Senyorita Marimar ang pangalan ng asawa ko. Pasensya na po. O, nasa na sila? Anong oras na? Ba't wala pa sila? Sir. Serio, patawarin mo ako. Bakit? Ano nangyari? Dinala kasi namin ni Monica si Marimar sa bayan kasi ang lungkot-lungkot niya dito. Oh. Tapos, nung namamasyal kami, bigla na lang tumakbo si Pulgoso, hinabol niya. Tapos? Tapos, ang bilis-bilis yung tumakbo, hindi namin siya naabutan kasi nakatapak lang siya eh. Ano? Ay, magpahinga muna tayo. Nahihilo na ako. Ay, Pulgoso, anong gagawin natin? Hindi ko alam kung anong lugar to. Magagalit na naman sa akin ito si Serio eh. Anong gagawin natin, Pulgoso? Ewan ko, Marimar. Ay, naku, Pulgoso. So, nawawala si Marimar. O ba't kayo umuwi nang di niyo siyang kasama? Sinubukan namin siyang hanapin kaso hindi na namin siya makita. Hindi nyo man lang ba ni-report sa polis? Baka naman di talaga kayo naghanap. Eh, akala kasi namin umuwi na siya dito sa bahay mag-isa eh. Anong meron dito? Si Marimar nawawala. Oh, kasama niyo si Marimar kanina, di ba? Oo, pero umalis siya. May bibilhin daw siya, tapos hindi na namin siya nakita. Perfecto pakisabi kay Arturo, alis ka na. Opo. Sana makita nila si Marimar. Sana makita? Yan ba talagang gusto mong mangyari? O baka naman talagang gusto mo lang mawala si Marimar? Bakit ko naman gagawin yun? Bakit hindi? Mabait ka lang pag nasa harap mo siya. Pero ang katotohanan, talagang gusto mong maghiwalay si Serio at si Marimar, di ba? How can you think that of me? Ang lamang motibo ko para gawin ko yun. Honey, do you really want me to answer that question? Ha? Alam mo gawin mo? Umakit ka na sa kwarto. Parang hindi ko ano-ano iniisip mo. Diga na! Kano naman yan? 300 lang yan. Daw pumapatol sa bading. Pwede. Wala naman daw nabibili to. Anong gagawin ko dito? Ah, Iha? Pwede ka ba? Ano po pwede? Ano pa pangalan mo? Ako po si Marimar. Mukha naman sigurong pwede ka, di ba? Ah, sumama ka sa amin. Nawawala po kasi kami ng aso ko. Alam niyo ba yung Villa Santibanez? Villa Santibanez baka mo, alam namin yun. Halika, sumama ka sa amin. Halika na. Talaga? Oo, alam namin yun. Iwan mo muna siguro yung aso mo. Marimar, huwag kang basta-basta magtiwala dyan. Villa Santibanez. Meron yung aso mo, babalikan na lang natin. Ay, hindi pwede. Ah, boys, pwede na siya. Sasama na siya. Subukan niyo, pag di kinagat ko kayo.
So kaya si Marimar. Bossing, dapat kasi sabihin na natin sa polisyon para mas mabilis yung paghahanap natin sa kanya. Diyos ko, sana walang masama nangyari sa kanya. Bossing, sa tono ng boses niya, halatang labis kayong nag-aalala sa kalagayan niya. Mahal mo na ba siya? Asawa ko siya. Siyempre nagmamalasakit ako sa kanya. Eh, si Angelica. Si Angelica, asawa ng tatay ko. Yun nga. Di ba't sa iyong dahilan kaya pinakasala mo si Marimar? Ginawa mo yun para saktan lang siya. Noon yun, pero iba na ngayon. Pwede ba, saka mo na ako tanong ng mga ganyan? Dapat mas sinahanap natin si Marimar eh. At hindi ko alam kung anong gagawin ko pag may masamang mangyari sa kanya. Ay, sandali yan. Sasama ko, pero kailangan kasama ko si Pulgoso. Babalikan na lang natin yung promise. Halika na. Ay, hindi ako sasama sa inyo. Ayoko. Halika na. Hindi ako sasama sa inyo. Sumama ka na lang. Hoy! Bitiwan niyo siya! Kung hindi, pupurtahan ko ng pangil yung mga binti niyo. Ayoko, hindi ako sasama. Ano nangyari dito? Padre Boris! Ay, magandang gabi po, Padre. Eh, mukhang nawawala yata si Marimar. Hahatid namin sa Villa Santibanez. Kilala ko si Marimar. Ako nang bahala mag-atid sa kanya. Sige po. Ay, salamat po, Lord. Tunay kang sugo ng Diyos, Padre Boris. Kilala mo ba yung mga yun? Ako, Padre Boris, hindi ko po sila kilala. Mabuti lang dumalaw ako dito sa Cura Paroco kasi nagkasakit. Ano naman ginagawa mo rito at paano ka nakarating dito? Kasi Padre Boris, kasama ko po si Angelica kanina. Bumibili po kami ng damit ni Serio. Binigay niya po sa akin to. Tapos pagbalik namin ni Pulgoso, wala na siya. 20 pesos para sa damit. Ay nako, mabuti. Sumay ka na sa akin at iuwi ko na kayo. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Opo, Padre Boris. Pulgoso, alika na. Pulgoso, alika na! Mahal nga Senyor Santo Niño, maawa yung ina ng Panginoon, maawa na kayo sa kanya, please. Papalikin niyo siya ng maayos at walang nangyari sa kanya. Maawa na kayo. Katanga-tanga pa naman yung babaeng yun. Malamang naloko na yun at kung saan napunta. Uy, pwede ba dulong ni Candro? Kaysa ang dami-dami mong sinasabi dyan eh. Tulungan mo ako magdasal. Totoo naman yung sinasabi ni Nicandro eh. Mang-mang yan si Marimar. Tanda-tanda na nawawala pa. Isa pa ka eh. Hindi naman kayo naawa dun sa tao eh. Eh, totoo naman eh. Kasalanan niyo kung bakit siya nawawala ngayon. Alam mo kung sino talaga ang may kasalanan? Sabihin ko sa'yo, si Ma'am Angelica. Hindi niya dapat pinabayaan si Ma'am Marimar, no? Ganun? Si Ma'am Angelica ko pang may kasalanan, ha? Si Ma'am? Mm-mm. Isusumbong kita. Hindi magsumbong ka. Isusumbong din kita kay Sir Sirio. Sinisiraan mong asawa niya. Check na lang krudo ng mga sasakyan natin. Eh, bossing, kanina pulo yun. Eh. Alam mo, may binagas. Maligosa, pumasok ka na! Pasok! Maligosa, pasok! Sirio! Pasok! Padre Boris, kanina kundi, hindi ko alam kung saan yung mga tao kong makasakit. Salamat po, Padre, ha. Ay, wala ka naman. Eh, munti ko siyang maloko kanina, eh. Ganun ba? Oo. Oo, naman, no? Halika na, uwi na tayo. Ako nang bahala sa kanya, Padre. Oh, sige. Bossing, paano gagawin natin? Maglalakad tayo. Eh, di ba, nasiraan niya. Wala kayong sasakyan. Meron po. Ang problema na tagasan. Wala na pong krudo. Ay, mabuti, sumabay na lang kayo sa akin. Ayun! Okay lang ko ba? Oo, yan naman si Fulgoso, nasa loob na eh. Halika, sumakay na kayo. Oo, oh, tara! Tara! Bossing, saan ako, Father? Halika na. Hindi niya ata magkakasya eh. Ay, sa'yo na lang to! Bahala ka na dyan, natulo ah. Bossing, baka pwedeng pasap pa? Father, baka pwede pa dito. Sige. Ang bait ni Father ah. Magsisimba na ako lagi. Tignan mo nga naman ang pagkakataon, no?
Akalain mo si Padre Porres pa nakahanap ka ng Marimar. Oo nga, swerte nga siya. Ngayon makakatulog na tayo ng mahimbing. Ganun ba? Ikaw kaya makatulog ka ng mahimbing? Ngayon alam mong pumalpak ang mga plano mo? Wala ako sa mood makapagtalo sa'yo. Ako nasa mood. Alam mo kung gusto ko. Ano ba? May period ako. Ano? Pwede ba magpa-check up ka na sa doktor dahil by now dapat buntis ka na? Ano ba, Angelica? Ay, ang galing! Ano? Hindi yan, hindi ganyan. Huwag mong sirain ang drawing ko. Marimar, kaya ka na naman, ha? Ang galing niya, Sir. Bakit pag pinigil? Wala na, wala na. Patay na, patay na, patay na. Sa susunod, Marimar, huwag yung basta-basta kang pupunta kung saan-saan. Lalo na sa mga lugar na hindi ka naman pamilyar. Mabuti na lang, nakita ka ni Padre Porres, kundi kung saan sa ka na din alam mga lalaking yun. Sabi kasi sa akin ni Angelica, ibido ako to ng pasalubong. Tapos nung bumalik kami ni Pulgoso, wala na sila. Eh, ang sabi naman ni Angelica, tumakas daw si Pulgoso, kaya hinabol mo, kaya yun, nakawala kayo. Ay, hindi ganun. Sabi niya sa akin, ibido ako to ng t-shirt. Binigyan niya pa ako ng pambili para mabili ko yun eh. Baka hindi lang kami nagkaintindihan ni Angelica, seryo. Sinabi niya yan? Hindi. Eh, ganito na lang. Mula ngayon, huwag ka na lang sumama kay Angelica. Pwede ba yan? Ako na lang magpapasyal sa'yo. Paano mangyayari yun? Eh, palagi ka na sa opisina. Tsaka si Angelica, magtatampo sa akin yung kapag hindi ko siya sinamahan. Saan ko magtatampo sa'yo? Eh, kasi kaibigan ko siya. Hindi tayo sigurado kung talagang kaibigan ang duri niya sa'yo. Pero seryo, mabait sa akin si Angelica. Basta ganito. Maniwala ka na lang sa akin. Kung mo siyang kaibiganin, ako na lang magpapasyal sa'yo. Wala na si Angelica. Nagkakaintindihan ba tayo? Bakit ganun? Galit pa sa akin si Angelica? Hindi. Hindi siya galit sa'yo. Hindi siya galit sa'yo. Basta makinig ka na lang sa akin, okay? Okay? Mm-hmm. Tawin mo oo. Oo na. Okay. Ah, tulog ka tayo. Gusto ko nito. Wala na. Patay na yan. Wala na, oh. Oh, yan. Yeah. Halika ka. Hmm? Ito ako, ah. Ay, kailangan. Sabi ni Padre Porres, kailangan doon magdasal bago matulog. Sige. Okay, kung... Ako magdadasal. Sige, sige. Sabi mo. Ore. Panginoon, sana po wag na magagalit sa akin si Seryo. Kasi po, pag nagagalit siya, lumalaki yung mata niya. Tapos pumapangit siya. Talaga? Mm-mm. Kaya sana po, wag na po siya magagalit sa akin. Gano'ng kalaki? Patingin? Tulong tayo? Si Marimar, nakaubilapit sa kanila? Oo nga. At sinaswerte talaga ang babae niya. And Pulgoso? Ang swerte-swerte din niya, no? Well, at least, hindi ka namisto. Hello? Naku, iyak-iyak pa kaya siya kagabi nung nawawala pa si Marimar? Pang Star Awards ang emote, no? Nagdududa sa akin si Renato, pero wala naman siyang ebidensya. Anong plano mo ngayon? Hiniligaw natin siya ulit? Hindi na natin pwede gawin yun. Mag-iisip ako ng ibang plano. Habang tumatagal si Marimar dito, lalo sila nagkakalapit ang seryo. At baka, mapikot din ako ni Pulgoso! Ew! Diri! Kailangan masira ko si Marimar sa mga mata ni seryo. Yun lang ang tanging paraan para magkahiwalay sila. Inesensya, hinahanap ko yung files ng project study na ginawa ko. Hindi ko makita. Alam ko, pinatago ko sa'yo eh. Ah, sir, pinakuha ko ni Sir Renato nung panahong nakalip kayo. Anong balita? Ano nangyari? Yung investors, pumayag na ba sila?
Eh, hindi ko po alam, sir, eh. Ano naman kaya pinaplano ni Daddy? Ah, sir, nung panahon nakalip kayo, may usap-usapan dito tungkol... Nasa opisina kayo mga engineers. Sama ka ba? I'll start the meeting without you. I'm going. Mamaya tayo mag-uusap, ha? Nakauwi po kayo ng maayos. Alam niyo po, nung malaman po namin yun, agad-agad po kaming nagdasal nila Aling Corazon. Salamat, ha. Buti na lang yung mga kaibigan ako katulad yun ni Corazon na ang bait-bait sa akin. Karangalan po namin na ituring niyo po kaming mga kaibigan. Trabahante lang po kami dito. Kaya ang saya-saya po namin kapag tinuturing niyo kaming mga kaibigan. Ay, ano ka ba, Choy? Baka nga mas mahirap pa ako sa'yo. Alam mo, nakatrala ako dyan sa may barong-barong dyan sa may isla dyan. Tapos, kasama ko si Pulgoso. Masaya naman kami kahit ganun lang. Kasi inaalagaan ako may ginilolo Pancho at saka ni Lola Cruz. Wala na po kayong mga magulang? Wala na eh. Bata pa lang ako, hindi ko na sila nakita. Tsaka isa pa, ayos lang sa akin. Angelica, look at Marimar. Naku, pag may nakakita sa kanyang guest dito sa resort, isipin, isa lang siya sa katulong dito. Tama lang yan. Makipaghalubilo siya sa kapwa niya, Dukha. Nobe mo ba si Natalia? Ay, naku, hindi po. Hindi po. Magkaibigan lang po kami. May gusto po akong iba. Pero tingnan mo, parang hindi naman siya nakikipagkaibigan. Parang nagpapakit siya kay Choy. At ito si Choy, parang nagpapakit din kay Marimar, ah. May nililigawan kang iba? Wala po. At kailanman, hindi po pwedeng ligawan. May minamahal na po kasi siyang iba eh. Ganun ba? Sayang naman. Tingin ko kasi, tapat ka magmahal. Salamat po, Ma'am Marimar. In fairness, hindi sila cute ha. They just gave me a brilliant idea. Alam ko na kung paano ko mapapalaya si Marimar sa Villa Santibanez. Ano? Paano ko na makakausap mo, Monica? Inosensya. Bakit ka pa nagbalik? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Talagang gusto mo naman pag-iwalay sa akin? Hindi mo na ako mahal? Siguro kaya na ng boss mo. Ha? Huh? Hiniwalayan kita dahil sobrang kitid ng utak mo. Puro selos na lang pinapairan mo. Makasarili ka. Ang sabihin mo, mukha kang pera. Aray! Aray, nasasaktan ako. Pintawa mo ako. Pinaniwala mo ako lang. Nagkakita ako sa'yo. Mas ganito gagawin mo sa akin. Hoy! Hoy! Tama mo nga siya. Guard! Sir, huwag niyo na po siya pahuli. Aalis na po siya. Umalis ka na. Labas mo na nga yan. Sige po, sir. Sige na. Hindi pa tayo tapos yung sensya. Ayos ka na? Hi, Diego. Angelica, in fairness din sa bodyguard mo, ah. Cute siya. In fairness din sa'yo, ang cheap mo. Pag nasaan ba yung bodyguard ko? Naiirita na nga ako siya, palagi na lang nakabantay. Paano yung plano mo? Sigurado magsusumbong yan kay Renato. Kaya di mabubuko ka. Kaya nga, I need someone to do my dirty job. Sino na naman yun? Ako na naman. Hindi. Kasi alam ko, bubita ka. Di mo naman kaya. Kailangan ko yung tipong kayang ibenta yung kaluluwa kung mita lang ng konting barya. Sino yun? Senyora Angelica, pinapatawag niyo daw po ako. Ma'am Marimar, kain po tayo. Ay, sige. Ging,
Abutan mo si Ma'am Marimar ng pagkain. Kain lang po kayo. Ikaw! Sige po, Ma'am. Okay lang po ako. Basta po, Ma'am. Okay. Naku, was... Aralin mo, pumasok yata sa mata ko. Okay lang po ba kayo? Dilat niyo po, hihipan ko po. Dilat po kayo, Ma'am. Sige po. Ay! Okay na po. Okay lang po ba? Sige pa rin, parang may pumasok sa loob ng mata ko. Sige po, Ma'am. Dilat niyo lang po. Nagawa mo ba? Sigurado magugustuhan niya makakuha ko, Senyora. Hindi ako nagkamali ng pagbuwas eh. Talagang maaasahan niya kita. Boss, may nag-iwan ng sulat para sa'yo. Marimar! Kung makasigaw ka naman parang nasunog. Sa si Marimar? Nasa labas kasama si Joy. Hoy! Joy! Saan po ako sa asawa? Wala po. Ha? Sa lola't lola na mula, di nagkulang sa pangal, busog sa pagmamahal. Marimar, ako si Marimar. Simple man at mahirap, meron ding mga pangarap. Hangat sa pagdarasal, tunay na pagmamahal. Marimar, Marimar, patuloy ba kang puso, pag-ibig. Sa lola't lola.